Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni Santa Clara, isang dalaga. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawain Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nahaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at panubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinaguyod mo si Santa Clara sa pagmamalasakit sa mga dukhat aba. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, masundan nawa namin si Kristo sa abang pamumuhay na ikaw lamang ang inaasahan upang kami pagindapating sumapin sa pagsasaloob ng iyong paghahari sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, tao, nasa gitna ka ng isang mapaghimagsik na bayan. May mga mata sila, ngunit hindi nakakikita, at mga taing ang hindi nakaririnig, pagkat sila'y mapaghimagsik. Kaya nga, magbalot ka ng kailangan mo sa paglalakbay bilang isang itinapon. Bago dumating ang gabi, maglalakad ka sa lansangan ng nakikita nila at baka sakaling makaunawa sila sa kabila ng pagiging mapaghimagsik nila. Samantalang maliwanag pa, maghanda ka ng iyong daladalahan ng nakikita nila at kinagabihan ay maglalakad kang parang manlalakbay. Pagkatapos, bumutas ka sa pader at doon ka magdaan. Pasanin mo ang iyong daladalahan at lumakad kang nakikita nila. Magtakip ka ng mukha para di mo makita ang lupain. Pagalis mo, pagkat ikaw ang gagawin kong pinakababala sa mga Israelita. At ginawa ko ang lahat ayon sa utos sa akin. Nang araw na iyon, naghanda ako ng aking madadala bilang isang takas. Kinagabihan, bumutas ako sa pader at nagpatuloy sa paglalakbay na nakikita nila habang pasan ko ang aking mga daladalahan. Kinaumagahan, sinabi sa akin ng Panginoon, tao, hindi ba't itinanong sa iyo ng mapaghimagsik na mga Israelitang yaon kung ano ang iyong ginagawa? Sabihin mo sa kanila na ipinasasabi ko, ang pahayag na ito ay para sa pinuno ng Jerusalem at sa buong Israel. Sabihin mong ang ginawa mo ang pinakababala sa gagawin sa kanila. Itatapon sila at ipabibihag. Pagdilim, papasanin ng pinuno ng Jerusalem ang kanyang daladalahan
at tatakas sa pamamagitan ng butas sa pader. Magtatakip siya ng kanyang mukha para hindi niya makita ang lupain, iiwan niya ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Ngunit sila ay naghimagsik sa kataas-taasang Diyos. Hindi nila iginalang ang kanyang mga utos. Katulad ng nuno nila, sila ay kusang tumalikod. Nagtaksil na wari, panang lumipad ng walang tarus. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Nanibugho itong Diyos sa kanila ay nagalit nang makita ang dambana ng larawang iniukit. Sumama ang loob niya nung ito ay mamasid. Itinakwil ang Israel sa tindi ng kanyang galit. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Sa gisag ng kanyang lakas, ang kaba ng kanyang tipan, binayaan na mahulog at makuha ng kaaway. Nagalit sa kanyang bayat, ibinigay sa kaaway, kaya naman ang marami sa kanila ay namatay. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Pasikatin kagandahan ng loobin ng kabutihan mo sa amin. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10,000,000 piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbilis siya ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Naniklohod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at namakaawa sa kanya.
Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari, "Ikaw, napakasama mo," sabi niya. "Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nang makaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo, hindi pa dapat ka ring mahabag sa kapwa mo?" At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayun din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito, siya'y umalis sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea sa kabila ng ilog Jordan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa atin pong ebanghelyo ngayon at sa araw na ito kung saan ipinagdiriwang o ginugunita natin ang kapistahan ni Santa Clara ng Assisi. Si Santa Clara po yung unang babae na nakatuwang ni San Francisco de Assisi na nasumunod at ibinigay ang kanyang sarili sa paglilingkod para sa Panginoon, para kay Jesus. Sa usapin natin ngayon, kamusta po ba ang ating mga nararamdaman? Mabigat ba ang ating kalooban kahit na tayo po ay madalas na nagsisimba? Meron bang mabigat sa atin na daladala natin? Maaring ito ay sama ng loob, galit sa ibang tao, o kaya naman yung ibang tao o mismong malapit sa iyo ang may sama ng loob sa iyo. So, hindi lang tungkol ito lagi sa sino ang may nagawang mali sa akin, kundi sino yung nagawa natin ng mali. Mahirap kasi kapag hindi natin nakikita yung ating sarili na mayroon din pagkakamali. So, sa usapin, no, na ilang beses ba natin patatawarin ang nagkakasala sa atin. Yung tanong ni Pedro na meron na ring suggestions na pwede bang 7 beses lang? Okay na ba na 7 beses lang? So ilang beses? Pwede nga mapagnilayan, di ba? Nakailang beses na ba yung nagkasala sa'yo? Sige nga, isipin nga natin. Ilang beses? Baka mamaya isa pa lang. Pero parang panghabang buhay na walang kapatawaran ang ginawa niya sa iyo. Sabihin natin, ilang beses nang nagloko ang asawa mo? Umabot na ba sa 7? Isa pa lang, tinapos niyo na eh. Wala nang kapatawaran, di ba? So, ilang beses na ba? Pwede siguro, by the number, ilang beses na ba? Yung nanay mo, ilang beses ang nagkasala sa'yo? Tatay mo, ilang beses ang nagkasala sa'yo? Kung technicality ang pag-uusapan natin, sige, para maging valid yung sinasabi mong kawawa ka naman, no? Hirap na hirap ka na, tingnan muna natin. Legality-wise, nakakailan na ba? Para sabihin natin na hirap na tayo sa buhay na ito. Baka wala pa, ha? Sabi natin, okay, lumagpas na ng 7, 8, 9, 10 times na ginagawa sa iyo. Ang usapin din na sinasabi sa atin bilang sagot sa tanong na ilang beses. Kasi sabi ni Kristo, hindi ko sinasabing 7. Wala akong sinasabing 7. Kaya sa pagbibigay ng halimbawa, parang ang ipinapaunawa sa atin, kung humingi ng tawad, patawarin mo.
Kasi ganun ang Panginoon. Kung humingi ng tawad, patawarin. So, di ba? Paano mong patatawarin kung hindi nga humingi ng tawad? At paano ihingi ng tawad kung hindi nga niya ina-acknowledge na meron siyang pagkakasala o may nagawang mali? Mahirap kasi yung sasabihin lang natin na move on. Move on na tayo, move on. In-admit mo na ba? Parang di ba, wow, sa'yo talaga nang galing. Di ba, no? Move on na tayo. Eh, teka lang. In-admit mo na ba na may pagkakasala ka, na nakasakit ka? Kasi kung nalaman mo, kung sakaling hindi mo alam na nakasakit ka at sinabi na sa iyo na nakasakit ka, ano ba naman yung magsabi ka ng sorry? Parang pare-pareho tayong nakakahinga ng maluwag. Kasi mahirap yung nagsasama kayo, no? Magkasama kayo sa opisina, magkasama kayo sa bahay, tapos walang pag-amin ng kasalanan, walang paghingi ng kasalanan, lalo tigit, walang pagbibigay ng kasalanan, eh mabigat talaga yan. Magpaplastikan lang tayo dito. Eh sabi ni Jesus, ganyan din ang gagawin sa inyo ng aking Panginoon pagdating ng tamang panahon. Pag hindi mo pinatawad ang iyong kapwa na nagkasala sa iyo, hindi ka rin patatawarin. Okay, nandun na tayo sa punto na ikaw kasi nasaktan, di ba? No? Sobrang sakit kasi yung ibinigay sa iyo. Hindi naman po inaalis yun na nasaktan ka dahil niloko ka. Hindi inaalis yun. Pero ang gustong alisin ng Diyos, yung bit-bit mo, yung dala-dala mong sakit na mangyayari lang kapag nagawa mong magpatawad. Maging handa ka lang. Hindi naman minamadali, no? Hindi naman sinasabing agad-agad, no? Sinaksak ka sa liig, tapos, oh, sorry na, okay na tayo, ha? Hindi naman ganun, no? May proseso din na pagdaraanan. Yung kumbaga, take time, no? Take your time. Kaya lang, yun nga, pag pinatagal mo ng pinatagal, mas lalo lang bibigat. Pero yung sabi na pag dumating ang araw na lumapit at humingi ng tawad, sana handa tayong magbigay ng patawad. Kung maibalik yung dating closeness, di okay. Pero hindi sinasabing, oh, BFF na tayo ulit matapos mo kong saksakin, ha? Hindi naman. Kasi pagdating, sabi nga, no, pagdating naman sa langit, wala na yung ganyang mga emote-emote natin. Wala na yan. Tapos na yan eh. Wala nang kalungkutan, wala nang kagutuman, no? Dito lang sa lupa, doon natin mas nararanasan ito. Sana po ay mapagnilayan natin ng mabuti, no? Ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala. Ang pagpapatawad ay para sa taong nasaktan. Para ikaw ay mapalaya na sa sakit o sa manang loob na naidulot sa iyo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo sa Diyos upang makapagdulot ng pakikipagkasundo sa daigdig ang kanyang bayan na nakadama ng kanyang pagpapatawad. Ang ating pong itutugon, Mahabaging Hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Mahabaging Hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ang bayan ng Diyos na pinalaya ng dugo ni Kristo, naway hindi magkahiwa-hiwalay at mamuhay sila sa pagkakaunawaan at kapayapaan. Manalangin tayo. Mahabaging Hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ang mga may dinaramdam o sama ng loob, bunga ng mga kalupitan at pagkakamaling ginawa sa kanila,
Naway huwag magkimkim ng hinanakit sa kanilang puso. Bagkus, maging bukas sa kapayapaan ni Kristo. Manalangin tayo. Mahabaging Hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ang mga nahihirapang magpatawad, naway mapagtanto at maunawaan ang mayamang habag ng Diyos sa bawat isa at matutong makapagpatawad mula sa puso. Manalangin tayo. Mahabaging Hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ang mga nakadarama ng malalim na sugat ng physical at spiritual na pagkakamali, naway makatagpo ng kagalingan sa pagpapatawad ni Kristo. Manalangin tayo. Mahabaging Hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ang mga tapat na namayapa, naway patawarin sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Mahabaging Hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Idalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, alakat tinapay sa tanan, ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming ilin ang papalat, buhay na dali. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mapakinabang nawa kami sa idinulot na bunga ng aming paghahain upang katulad ng huwaran naming si Santa Clara, kaming dinadalisay nito sa dating pamumuhay, ay umunlad nawa sa pagkamit ng buhay mong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong sa Jesucristo upang ipamalas sila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon, sa aming ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at ang admong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais sa kami makarating at tumantong. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan." Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
At sumaiyo rin. Magbigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa katawa't dugo na aming tinanggap, huwag mong ipahintulot na kami sa kasamaan masadlak. Sa halip, pakundangan kay Santa Clara, umunlad nawa kami sa pag-ibig na wagas araw-araw at makaharap nawa kami sa iyo sa langit kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihiyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang maga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,